My name is Christian Dino, computer engineering graduate, 7 years employed as an IT staff. And then, dating negative din sa negosyong to, pero sa hirap ng buhay and then kahit papano, 7 years kong ginawa yung trabaho, doon ko nararamdaman na kulang. Nag-start ako way back 2011 as hindi naman ganun kalakihan din ang sahod, siyempre bilang nagsisimula. And then, habang tumatagal, doon ko na nararamdaman yung gastos, mga bills, mga binabayaran. Siyempre, nanay ko, lalo nanay ko, walang trabaho. Magsasabi siya, kailangan na ganito. Siyempre, nagpapagamot din. And then, doon na, halos araw-araw, quincenas katapusan, parang kulang talaga. Pa, ayun. Tumawag si nanay kanina. Bakit daw? Humingi ng papacheck-up. Okay, sige, patawag. Sige. Tapos, doon ako nag-decide na magdagdag ng sideline. Nagagawa na ako ng mga laptops noon, desktop, as my sideline. Nagdagdag na rin ako ng, nagtitinda rin ako ng mga pabango, mga bags, tapos polo shirts, and then, yun na yung mga mahal, Chefland, yung ginagawa na nanay ko. Biyahe ko pa yon mula Nay, Cavite, papuntang Pasig. O kung ganun kahirap, isipin nyo, ilang sakay din. Tapos kahit umaraw, umulan, kasi walang ibang choice. Kailangan madala ko mga order to sa office. And then, yun na, darating yung time na, ubos, sipon, siyempre, nauulanan. And then, yun na, yun yung sideline ko na ginawa noon para lang makapagdagdag sa kita ko. Kasi, tapos talaga. Isipin nyo, 7 years, pero hindi naman sa wala nangyari, pero talagang wala. So yun, dun na, habang tinitingnan ko yung mga bayarin ko, yung mga bills, chine ko na, sabi ko, ito yung mababayaran, bahay, kuryente. Tapos, doon ko nakita yung binigay sa akin ng isang kaibigan, yung sinasabing in-offer niya business opportunity. Yes, bro. Oh, hello. Saan ka? Papunta ako ngayon sa office. Oh, bibili kasi ako ng products eh. Kumusta? Wala eh. Talagang ganun pa rin. Kapos pa rin. Ah, ganun ba? Baka po pwede namang turo mo na sa akin to. Wala na nangyayari rin. 7 taon na ako nagtatrabaho. Ganto pa rin. Baon pa rin sa utang. Baka pwede mong explain sa akin paano ba yung negosyong inalok mo sa akin dati. Tuturuan talaga kita, kaya nga in-offer ko sa'yo opportunity, di ba? Gusto mo ganito, magkita tayo bukas. 3 p.m. sa office mismo. Ha? Sige. Para ma-explain ko na sa'yo opportunity. Sige, bukas ha, kita tayo 3 p.m. Okay, sige. Ingat ka. Bye-bye. Sige. Okay, boss, sige. Nag-decide ako, pumunta ako sa office, tinawagan ko siya, kinonta ko na rin siya. And then, kinausap ko na siya kung ano ba yung business na yun, diniscuss niya sa akin. And then, nung nalaman ko naman ganun kaganda yung opportunity, that's the time nag-decide ako. Nung nagbigay ako ng nag-avail ako ng package. And then, after ko mag-avail ng package, inaral ko siyempre yung negosyo, inaral. Kung siyempre lahat naman tayo, kahit sa trabaho, inaaral naman natin eh. So, inaral ko siya, attend ako ng mga seminars, trainings. Inalam ko talaga kung ano ba yung business na pinasok ko. And then, habang tumatagal nung inaaral ko, after 1 month, nakapag-decide ako mag-resign. Kasi bakit? Doon na yung oras na araw-araw lumalaki na yung production, yung benta ko, kumikita ko ng talagang mas malaki sa sinasahod ko. So after 1 month, nag-decide na akong mag-resign. And then full time ko na hanggang sa every month or every day, nakikita ko yung mga sales ko, tapos ngayon tinapos ko sa FB, and then marami na rin nagkaroon ng interest. Maraming nagkagusto sa business, so yun, kinakausap ko sila, tinatawagan, and at the same time, in-invite din dito sa office. Kung gusto nyo malaman ka ako yung business, o di usap ka ako tayo, hanggang sa dumami sila ng dumami ng dumami. Hanggang nag-decide sila mag-join, ginawa rin tong business, and then after 11 months, doon ko na nakuha yung first car ko na 7 years akong nagtatrabaho, pero
ni Gulong at Manibela. Talagang literal hindi ako nakabili. Pero dito, doing this in 11 months, doon ko na siya na-hit. Yung first car ko. Hi Christian. So, unang-una sa lahat, gusto kitang i-congrats dito sa achievement mo. Considering na bago ka pa lang dito sa negosyo, kasi 11 months eh. Di ba? Hindi ka naman talaga networker eh, since from the start eh. So ngayon, eto na yung price sa lahat ng hard work mo. Ang masasabi ko lang sa'yo is continue mo lang kung ano yung mga ginagawa mong tama. Mas i-improve mo pa. Madaming nakatingin sa'yo eh. Lalo na mas maganda kung maging mas inspirasyon ka pa dun sa mga nakatingin sa'yo. Ikaw yung kauna-unahang nakapaglabas ng sasakyan under ng Game Changer, which is napaka short period of time, 11 months, di ba? So yun lang, basta God bless lagi, stay humble. No matter what, kahit na anong mangyari, huwag na huwag mong kakalimutan yung mga taong nakatulong sa'yo. Kailangan ang goal mo is mas madami kang taong matulungan. Lahat ng taong nagtiwala sa'yo, huwag na huwag mong pababayaan. Okay, kung nakapaglabas ka ng kotse, gumaganda yung buhay mo. Kailangan ang goal mo, lahat ng taong nagtiwala sa'yo, gumaganda din yung buhay. So yun lang, God bless and more power. Ikaw, you're a real game changer. Okay. So, unang-una sa lahat, Master, congratulations sa iyo. Sobrang saya ko na ngayon, dati nga pangarap mo lang, 'di ba, sabi mo. Pero ngayon nagkakatotoo na. Nakita ko yung journey mo sa industriya na ito. Umpisa pa lang nakita ko na sa iyo na leader ka eh. Leader ka na. Since day one na pag-join natin hanggang ngayon, walang nagbago sa attitude mo. Sobra. I'm so proud of you. No, so napakalaking bagay sa akin nun. Ako bilang upline mo, napakasaya ko. Kasi kumbaga, achievement mo, achievement ko na rin eh. Tuloy-tuloy lang tayo. Panghawakan nyo lang yung mga pangarap nyo. Dito tulong-tulong tayo, makukuha natin lahat yan. Sabi nga, di ba? Kapag may nauna, merong susunod. So yun lang. Congratulations ulit, Master Christian. So happy for you. Saan tayo kakain mamaya? Sige, alam ko na. Takitay. Okay. Ayan. Grabe guys. Ito na yun. Ngayon hawak ko na yung C-Unit. And ito na yung matagal kong pinapangarap. Ilang taon din ako nagtrabaho na hindi ko nakuha to. Pero ngayon dahil sa JC Premier, nakuha ko siya libre. So number one, nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigay sa akin yung opportunity na to. And then yeah, sa JC Premier, kay Boss Joe, Boss Carl, thank you dahil sa ganitong klaseng oportunidad na kahit kami na mga baguhan, nagawa namin makuha to. Maraming salamat din sa aking mentor, Upline Mickey Magpantay, dahil walang gantong Christian din yung ngayon kung hindi dahil sa'yo. Ito yung nagturo sa amin lahat kung paano gawin ng tama yung negosyo. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano rin mamanage ng tama. And then kay Boss Alan, ang aking upline boss, ito na, yung dating pinag-uusapan, natuloy din. Sa aking business partner, Irvin Liwanagan, congrats! Next week, ikaw naman, halos sabay tayo, ngayon nauna lang yung akin, pero next week, ikaw naman yung maglalabas. Congrats din sa iyo kay Madam KM. Hindi na kayo hindi na kayo magmumotor, hindi na kayo mababasa ng ulan, naka 4 wheels, parehas tayo naka 4 wheels. Then sa buong team Game Changer, sa tiwala, sa suporta, sobrang salamat sa iyo, sa inyo, diba? And then sa aking partner, real life partner, Maribic Moreno, hindi ko rin magagawa lahat ng to kung hindi dahil sa suporta at tulong mo. Nagawa ko lahat, mamanage yung business, and then dahil sa'yo, yung sinacrifice mo sa negosyo natin to, sobrang na-appreciate and babalik ko rin sa'yo lahat. And then lahat sa mga business partners ko, Team Pro, ito na, nangyari sa akin. So, possible, kayo na lahat susunod. Pagsikapan nyo lang,
mag-sacrifice. Tiisin nyo lang lahat. Any rejections, lahat tiisin nyo. Binigyan ko lang din ito ng oras. Bigyan nyo lang din ng oras. Dahil kung ano yung sinacrifice nyo, babalik din naman talaga. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayong susuko. Focus lang kayo sa goals nyo. Nakuha ko yung goal ko, eto na. And totoo na. So yun lang. Thank you again and susunod bahay naman. So yun. Salamat sa lahat. Welcome to the good life. Power. We are game changers. Be one of us. Welcome to